Dating nga mga ka-teknik, andito naman tayo ngayon sa Pasay. Pupunta tayo ngayon sa Cartimar. Kung saan titingin tayo ng mga hayop doon at mga ibang mga isda na pwede nating mabili at maalagaan sa bahay mga ka-teknik. So nag-over pass na tayo at tatawid na tayo sa kabila para makarating doon sa pupuntahan natin sa Cartimar dito sa Pasay. At yun nga mga ka-teknik, habang papunta tayo sa Cartimar, nakita na natin yung isang bilihan dito ng mga beta. At ito nga pala ay si Kuya Christian. Itatanong lang natin sa kanya kung magkano ba yung mga presyo ng mga beta rito at yung mga kanilang mga strain. So ito yung kanilang mga paninda rito sa Cartimar na rin dito sa Pasay. So ituturo ni Kuya kung ano yung mga pangalan o kukuha siya ng mga sample, then sasabihin niya kung ano yung mga strain ng beta. So ang presyo nitong crown tail na beta mga ka-teknik ay 120 lit sa pwesto nila dito sa may Pasay. So ito yung madadaanan nyo pag bumaba kayo dito sa overpass dito sa may Pasay. So ito yung overpass na madadaanan nyo pag bumaba kayo ng istasyon ng LRT. So dito sa Hilpuyat, pag bumaba kayo sa Hilpuyat sa LRT, madadaanan nyo to, itong overpass na to mga ka-teknik ito. So pagbaba nyo rito sa overpass na to, dito lang yung pwesto ni La Kuya Christian. So andito yung bilihan nila ng mga beta. Kaya ito ay hindi na natin pinalagpas yung pagkakataon na to para tayo makatulong pa rin sa ating mga hobbyist at sa mga nagbebenta at nagbe-breed ng mga beta fish. So tinatawag natin mga fighting fish mga ka-teknik. So ayan, ang crown tail mga ka-teknik. So ito mga ka-teknik, yung susunod natin ay ipapakita na klase ng beta o strain ng beta. Ito ay yung tinatawag natin na double tail na beta mga ka-teknik. At ito naman ay nagkakahalaga ng 150 pesos mga ka-teknik. So ayan, ilalapit natin para makita nyo yung itsura ng double tail na beta mga ka-teknik. So itong ipapakita ni Kuya na isa pang klase ng beta o strain ng beta ay ito yung tinatawag natin na veil tail. Ito rin yung pinakauna kong naalagaan sa mga klase ng beta na inaalagaan natin. So ito, papakita natin yung veil tail na tinatawag. Sa mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng beta, ito yung tinatawag na veil tail mga ka-teknik. Itong beta na to. So ayan siya mga ka-teknik sa malapitan, yung tinatawag na veil tail. At napakarami niyan dito. Ayan mga ka-teknik, yung kanilang mga binibenta na mga strings ng beta dito sa may Pasay. Ito naman mga ka-teknik yung mga female ng crown tail, ng double tail, ng veil tail. So ayan mga ka-teknik yung mga female na beta na available dito sa kanilang pwesto. Ayan mga ka-teknik, kumpleto sila dito ng mga accessories at ng mga maliliit na aquarium para sa ating mga alagang beta. Sa mga baguhan at sa mga mag-aalaga ay dito available sa kanilang pwesto yung maliliit na aquarium na paglalagyan natin ng mga beta mga ka-teknik. So ipapakita ko sa inyo yung dami ng kanilang mga alaga at yung mga itsura ng mga beta na nandito mga ka-teknik. So itong mga beta na to ay mga sabi nila ay import, hindi ito na-breed dito sa Pilipinas. Ayan mga ka-teknik ay mga import daw dito sa Pilipinas galing sa Thailand. So ito yung mga klase at strain ng beta na nandito sa kanilang pwesto mga ka-teknik. Yan, mga ka-teknik, itong beta fish ay hindi pwedeng pagsamahin to ang parehas lalaki dahil sila ay
mag-aaway sa isang lalagyan. Kaya nga ang tawag sa kanila mga katiknik ay fighting fish. Noong hindi pa natin alam yung word na betta fish, ay yun din ang alam ko mga katiknik na tawag sa kanila. Mga ka-teknik, gusto natin pasalamatan si Kuya Christian dun sa kanilang pwesto at sa kanyang pagpapaunlak sa akin na makuha na yung kanilang mga alaga ng mga beta mga ka-teknik. So, ulitin ko dito sa Hill Puyat yung kanilang pwesto pagbaba lang ng overpass. So, ayan Kuya Christian, maraming salamat ha. Thank you ha, salamat. Hi mga ka-teknik, so nandito tayo ulit sa Kartimar para tingnan ulit yung mga isda tayo na pwedeng mabili dito. Sa ilang pagkakataon na pagpunta natin dito, marami na tayo na nai-picture ng mga pet shop, mga pilihan ng hayop at mga isda dito sa Kartimar. So tara na mga ka-teknik, tingnan uli natin yung mga isda type dito sa loob ng Kartimar.